Ambos interview. Ambos interview, bakit di tayo pinaparo? Doon sa likod. Sa likod? Oo. Sige. Ano po yung secret na dahil eh? Kaya ganun. Sige, okay na yan. Ah, sige. Ayan, Mayor Val, Mayor Val ka na nga para ano, mas, good morning po. Good morning. Pakilang araw mo na ngayon dito? Kababi na kasi. Second day. Ano po ba pakiramdam na kayo na kayo na ang kalde ng Rita? Ano po? Dahil sa namatay ng mayor na hindi natin na. Kaya, Anong din ni kahit papagdewa at pupito na sabi natin, wala yung saya. Meron din saya pero mas hilog po dahil sa matawag natin. Pero parang balita. Pero ang dyan na yan eh, ikaw na mayor na pag-iuna. So, ano man ang nangyari sa nagagalang panalo, pag-iuna na pag-iuna. Kaya na yan? May mga gagawin po pa kayo. Pagbabago o itutuloy niyo naman yung mga programang iniwan sa inyo ni Mayor Boyer? Yung lahat ng magagandang programa na ating nakita mo natin maganda, itutuloy natin yan. Itutuloy natin dahil maganda yung mga project na makita ko. Tulad ng mga infrastructure, tulad ng pagtulong sa mga nangailangan, tulad ng mga expect, dahil magkakamtan ng mga magtatabangan sa dyan. Kung lang pagbibigay ng ayuda, lahat ng magandang project niya. Ituloy natin yung pag-alaga sa mga pagmamahal natin sa mga kapitan, na nakita ko na paano niya alaga sa mahalin, ituloy natin yan. Lahat ng mga ginagawa yung maganda, kahit sa barangay, ituloy natin yan. Dahil maganda yan. At siyempre, mayroon din ako naiisip na gagawin ko para sa lalo sa maganda na pag-servisyo din sa bayan natin. Tulad ng gusto ko, malinis ang parente, malinis ang muntik. Actually, nagpapakuhaan ako ng... Sabihin, marami po ba ang palengke? Marami nagsasabi sa amin, talagang makala, marami, ganyan. Marami kasi, ayaw nang iyak rin. So, nagpapakusap na ako ni Consul Bill Pablos at Consul Tuni, kasi ito ni ang pinaka-chairman ng market. Gusto ko magpagawa ng ordinansa, basura ko, isukot ko, iuwi ko. Pag napatupad natin yung ordinansa na yan, walang dahilan, hindi maging maling sa parente. Dahil yung harap mo, iuwi mo yung basura. So pag alis mo sa pwesto mo, manilis na yung pwesto mo. Kasi malayo pa ang ordinansa at resolusyon na pinapakayos na kay Consul Pablo sa Secretary of Attorney. Ano ni Greg Consul Ken, sinabihan ko na sila. Nasa ko siya, sinabihan ko sila na ito mga priority na ordinance at resolusyon na kailangan na gawin. So, sa Marquez, may mga ordinance na gagawin nila para makapunggan ninyo. Wait, okay. Paano naman po yung mga personnel? Dito sa personnel, quarter minutes yung hindi ko lang alam kung ilan yung quarter minutes dito at saka din may mga jump order na kung one year yung kanilang kontrata, so effectively by June ay matatapos yun. May plano ka ba na maintain sila or may mga activity? Actually, kinausap ko na lahat ang department kayo. Ang sabi sa kanila kahapon, lahat ng department head, kayo ang maglagay ng tao sa bawat department nyo. Dahil alam niya kung sino ang tama, competent, mahusya ng trabaho sa inyong mga department. Eto totoo to, wala akong pakela kung yung ilalagay ninyo ay ayaw sa akin. Wala akong pakela kung yung ilalagay ninyo ay kontra sa akin. Kahit na minumura ko ng ganyan, okay lang sa akin. Ang importante,
alam niya yung trabaho sa bawat department. Alam niya ang gagawin niya sa department. Nang sa ganun, gumanda ang servisyo natin sa ating bayan. Kasi kung hindi maganda ang servisyo natin, hindi maganda lahat. Lahat ng department head, para maging maganda ang outcome ng gagawin, kayo ang maglagay ng empleyado. Kung yung mga ayaw mo sabihin sa akin, pwede natin palitan. Tapos, yung... Mabot po yung ano? Ito mga administrator. Tiyan mo na. Yung mga job order at contractual, sa ngayon, wala akong tatanggalin. Kasi, igagalang ko yung usapan between Mayor Dixon and yung mga contractual at mga J.O. May usapan doon kasi na 6 months ang kontrata. So, actually, pwede sila tanggalin. Pero kayo ko, gusto ko malatili sila hanggang June. June 30. Kasi June kasi is renewal. Okay. Sa renewal at nakita natin yung mga mag-renew ay hindi naman karapat dapat sa posisyon nila na G.O. contractual at nakita natin na talaga wala namang ginagawa itong mga ito. Dati na natatanggalin ko sila at papalita ko sila ng mas magandang servisyo sa bayan natin. Yung administrator, papapalit ka ba na? Papapalit ako ng administrator. At tinalaga ko bilang OIC, Officer in Charge, si Dino Padre Junior. Siya muna ang ating administrator, municipal administrator. Yung mga po terminos, marami na ang talagang non-sold. Upon my assumption, meron ng memorandum, ang BBM, ang COA, at ang provincia, na yung ibang mga quarters ay talagang totally dissolved. Mm-hmm. Tulad po ng... Security 5, 4, 3, Executive Secretary 5, Executive Secretary 4, 3, wala na lahat yan. Dissolved na yan. So, wala na. May mga kung pwede po pa kayong mag-itin na mga na dissolved o na tatanggalin o natanggal na na quarters. Dissolved na ngayon, so wala na. Pag na-dissolve na, hindi ko na pwedeng lagyan. Mm-hmm. So, ano pong halimbawa? Halimbawa, Executive Secretary 5 o si Executive Secretary 4, si... Kailan sa 4 natin? Oliver Domingo. Mm-hmm. Hindi ko na kayang lagyan ng itong tao yun. Kasi pagka meron kasing memorandum na kung mabakante na yung position na yon at iba na kung upo, hindi na pwedeng lagyan ko ng tao doon sa executive secretary ko na mga hotel. As in dissolve, yung sabihin, hindi mo na talaga din lagyan. Hindi na kung pwede lagyan. Sa iyo. Yun ang usapan kahapon. Dahil tagtanong na ako sa mga ano, sa mga abogado, kinatanan na pagpapos yung memorandum pati yung sa komisya, talagang totally dissolve, hindi ko na pwede lagyan. Palengke, tao po sa Palengke, may babagawin kayo? At sa Palengke, marami sa babagawin. Kaya nalis na si Admin mga lingo doon. Sa ngayon, ang... Kailan din po siya nalis? Kahapon, nung nagtalaga ako ng OIC. OIC, kapalit niya? Kapalit niya. Ngayon, mga sa Palengke, gusto sino po yung OIC mo ngayon? Sino pa rin kasi dinitin lang siya doon sa ano, no? Hindi ko siya dinitin sa Palengke. Uh-oh. So talagang totally ang trabaho niya is admin. Admin. Mm-hmm. Ang house niya is buong munisipo pa rin. Paano po yung trabaho ni Gary magaling sa Palengke? Wala na muna siya. Hindi na muna siya magpapalit. Wala na. Kasi yung tinatawag natin ako, terminals. Pagtapos na yung terminals, mawawala. Marami po ba yung terminals? Mga ilan? Kunti lang yun eh. Sampo. Sampo. Pero na-dissolve is 6. So may 4. Nalating ang Secretary 1, Secretary 2, Security 2, saka isang driver na hotel. Masaya na po ito at least meron naman tayong may lalagay ng mga tao po na alam mo karapat na so, tapos na yung meetings. Sa mga palengke, sa ano kanina, ang gusto ko, yung talagang market supervisor
dahil siya ang tinuha niyang posisyon bilang market supervisor, pangatawanan niya yung trabaho niya bilang market supervisor. Hindi ba? Sino nga yung ating... Si Maya yata. Maya. O, di nga yun, kagaling na gano'n kasi yung supervisor. Hindi, wala magsasalong pangalap. O, si Maya, iba pa. Magsasalong magsalita. Tapos, katulungan siyempre dyan, ni Consiato ni Ubando dahil siya ang chairman ng okay. So sabi ko kay Consiato ni, ayusin natin ang palengke. Okay. So bukod sa palengke, meron ka pa bang ibang ayusin? Yung sinabi mo kanina, maglilinis ka dito sa ano? Sa malinis yung palengke. Municipio? Malinis dito. Siyempre, ito talaga sinasabi ko ba? Linis din basura? Linis talaga. Hindi linis. Hindi tao? Hindi. Ang tao kasi pag gusto linisin, at ayaw mo sa munisipyo, tanggalin mo talaga. Lagayin mo dyan yung nangita dito sa munisipyo, tanggalin na lang natin. Mamag-tractor yung dapat sa munisipyo, tanggalin na lang natin. Pwede permanent, wala tayong magagawa kasi permanent sila. Mag-trabaho lang sila na tapos. Yan ang hindi ko sabihin din siya. Nang sa ganun, gumanda ang servisyo natin sa mga. Yung transition period niyo po, para makapagos sa buti yung trabaho, mga ilang araw po yun? Siguro... Kasi sabi nyo kanina, may nalilito kayo. Ay, yung transition period kasi na yan, nag-start kahapon. Mm-hmm. So, malalaman natin sa siguro mga July yan, or June, or August, September, medyo maayos na natin yung lahat dito sa gagawin natin sa mga. Hanggang July? Ang July, August, siguro maayos na natin. At marami akong mga gustong gawin pa rin. Malami na na. Ayaw ko muna sabihin mo yung mga pwede sa ako. Dahil yung mga gusto kong priority project na gusto ko. So, nag-usap na kami kahapon dito at nakasabihan ko muna kami pa rin. Kung anong gagawin natin, kasusunod ang mga tao. Open ba ang department heads meeting sa media? Open kayo. Open kayo. Halimbawa, meron kang meeting with them. Open. At iba pa, gusto ko ipaano sa iyo, dear, yung sa magsasaka. Sa mga manalong. Itakalong. Ayokan. Ilokan. Yung mga manalong. Yung paano pagkakilalan sila sa akin. Paano pagkakilalan nila sa akin. Ano yung dati yung mga talagang naniniwala? Manalong, nakakulay mo. Ah, hindi na. Yung mga dati talagang may sinaniniwala sa akin. Hindi na. Huwag silang mag-isip na ako yung magbaba. Kito-klito. Nung nakilala nila. Ito pa rin ako. Yung galit noon, hindi magbaba. Ganun pa rin. Actually, yung sinabi nga sa akin ni Mr. Mo, na may nakilap ng 5,000 na hindi. Sinabi ako naman sa ano. Mabilis ka. Nag-release course na ng hindi. Kagaya ng hinihil ko noon sa ating region. Pero kung iyan mo yung dating sa session namin, tinanong siya, maaari po ba na i-advance natin ang hindi at pataga? Nangyari ngayon. Advance ngayon. Di ba nagpapagpapa na sila nag-hinihil ngayon? Hindi pa naman tatanay mo, tatanay mo na. Meron lang yung pailan nila. Pailan lang, okay na yung hindi. Yung pataba po. Yung pataba, inimulwin ang workout namin yan. May giling sa akin ang ating municipal agriculture officer na umili siya ng mga ng store room. Na paglalagay ng mga pataba para mabilis. Kaya kung sa akin na lang kaso niya, ayaw ko na yung tali. Malalaman yun na lang yung aksyon. Huwag na lang sa akin. Ay, sa kanya niya, action is stronger. Speaks louder than words, man. Sige, so Monday to Friday, andito ko. Andito ako. Pero lang, kung meron mga affair na kailangan, siyempre, wala. Malaman yung kasama sekretary, kaya rin pa rin yung schedule ko sa kuli na lang, yung bilid sa'yo ni Bogoy Kumali nung ikaw ay kanyang i-proclaim as ang bilid sa akin ng Bogoy Kumali,
gawin mo ang lahat ng makakaya mo para lalong gumanda at umunlar ang kita. Kung kayo na kailangan, hindi ka matulog sa magdamag at kailangan ka ng tambayanan ng himba, ang servisyo mo, ibigay mo sa himba. Tutulungan kita para lalong umunlar ang himba. Ganun ang sinabi ni Pudong Mahal sa akin. Maraming salamat. Okay. Mayor Vice, please. Salamat sa abala.